Maligayang pagbabalik, mga kabaliktanaw. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Hangad ko ang mabilis na pagbangon ng mga kababayan nating nasalanta ng nagdaang bagyo. Anyway, sa pagpapatuloy ng ating kababalaghan at katatakutan special, ay pag-uusapan naman natin ngayon ang 10 pinaka nakakatakot na nilalang sa Pilipinas. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin yan. Sirena at Chokoy. Sila ang pinaniniwalaang engkanto o elemento ng tubig. Ang sirena ay isang babae na kalahating tao at kalahating isda. Ayon sa mga kwento, napakaganda umano ng sirena. Dahilan, upang ang masisipag nating mga mangingisda ay mabighani sa kanila. At sa di malamang kadahilanan, ay napapasama pa sila sa kalagitnaan ng karagatan. Sa kabilang banda naman, ang mga Chokoy ay nakakatakot umano ang itsura. Mapapansin sa kanila ang hasang sa may bandang liig at mga paa na tulad ng sa bibe. Sinasabing nilulunod muna nila ang kanilang biktima bago kainin. Duwende. Sila ay maliliit na nilalang na pinaniniwala ang nakatira sa mga lumang bahay, gubat at ulo. Pero ang pinakasikat nilang tahanan ay ang sa punso. Nagpapakita lang umano ang mga duwende sa mga piling tao o kung ikaw ay kanilang nagustuhan o magugustuhan. Sinasabing karaniwang lumalabas ang mga duwende sa mga oras na nag-aagaw ang dilim at liwanag. Maaari din umanong magbigay sila ng swerte o kamalasan. Nakasalalay na lang sa'yo kung paano mo sila pakikisamahan. May mga duwende rin na nagkakagusto sa tao. Karaniwan sa mga babae na kanilang inaangkin ay hindi nito namamalayan. Ayon sa mga kwento, may mga masasama at mabubuti umanong duwende. At mayroon din iba't ibang kulay ang duwende na sumisimbolo sa kanilang mga ugali gaya ng duwending puti. Sinasabing ang uri ng duwending ito ay tahimik pero mapaglaro, lalong-lalo sa mga bata kapag iyong pinansin. Pinaniniwalaang ito daw ay may kaalaman at kakayahang makagamot sa mga biktima ng pambabarang. Duwending Berde, sinasabing ito raw umano ay swerte sa sugal at mapaglaro, lalong-lalo sa mga bata. Duwending Itim, karamihan ito ay sinasabing pinakamasama sa lahat. Ngunit ayon sa iba, ito raw ay mapaglaro at maaaring magbigay sa iyo ng swerte. Huwag mo lang silang gagambalain. Duwending Pula, ito raw umano ang pinakamatapang na uri ng duwende. Maaari umanong may masamang mayari sa iyo o sa ibang membro ng iyong pamilya. Tuso din umano ang mga duwending pula, kaya iwasang makipagkasundo sa mga ito. Tikbalang. Naalala ko pa dati na kapag umuulan pero maliwalas ang langit o kalangitan, may nagsasabing may ikinakasal na tikbalang. Ang mga tikbalang ay kalahating tao at kalahating kabayo at may kataasan na pinaniniwalaang nakatira sa mga kabundukan at kagubatan ng Pilipinas. Sinasabing sila rin ang tagabantay ng kaharian ng mga engkanto. Ayon sa mga kwento, nagmula umano ang tikbalang sa mga nalaglag na fetus at nagbagong anyo. Pinaniniwalaan din na hinahalay ng mga tikbalang ang mga babaeng maibigan nito upang magparami ng lahi. Kaya din nilang maging invisible at mag-anyong tao. Dahilan para katakutan ng mga manlalakbay. Maaari kasing paglaruan ka nito at iligaw ka sa gitna ng kagubatan. Pero para maiwasan ito, kailangan mong baliktarin ang iyong damit para makabalik ka sa tamang daanan palabas ng gubat.
kapre. Pinaniniwala ang karaniwang naninirahan sa mga malalaking puno gaya ng akasya, mangga at balete. Hilig umano nitong humitit ng malaking tabako na naglalabas ng amoy upang makuha ang atensyon ng mabibiktima. Dahil papaglaro din daw ang mga kapre, lalong-lalo na sa mga manlalakbay. Maaari kasi silang maligaw sa kabundukan o kagubatan. At may kakayahan pa umano ang mga kapre na lituhin ang mga tao kahit pa kabisado nila ang kapaligiran. Pero sa kabila ng laki at taas nito at mabalahibong katawan, idagdag mo pa ang mapukulang mga mata, ay hindi umano masama ang mga kapre. Subalit, maaari silang maghiganti kung puputulin mo ang puno na kanilang tirahan. Maaari ding makipagkaibigan ng mga kapre sa mga tao o mabighani sa isang babae at susundan ito kahit saan habang buhay. Maririnig mo rin ang malalakas na tawa nito sa kawalan. White Lady. Ito ay isang hindi matahimik na kaluluwa ng isang babae. Pinaniniwalaang ito'y biktima ng panghalay. Pagkatapos ay pinatay. O ng iba pang karumal-dumal na krimen na naging sanhi ng kanyang biglaang kamatayan. Marami ng palabas o pelikula ang hinango mula sa White Lady na naghahanap ng hustisya o paghihiganti. Karaniwan silang nagpapakita sa mga lumang bahay, kalsada at nakikisabay pa sa mga sasakyan gaya ng mga kwento sa Palete Drive. Bukod sa White Lady, mayroon pa umanong dalawang uri nito, ang Black at Red Lady, na sinasabing mas nakakatakot at nakakakilabot at punong-puno ng galit at paghihiganti dahil kaya nila umanong manakit at mapagalaw ang babae na naisin ito. Tiyanak. Ito raw ay isang aswang na nagtatago sa anyo ng isang sanggol. Kaya nilang magmukhang sanggol na inabandon na sa isang sulok o kagubatan at iiyak upang makakuha ng atensyon ng kanyang bibiktimahin. Ayon pa sa mga kwento, sa sandaling pulutin mo ito, ay bigla naman itong magbabagong anyo at babalik sa orihinal nitong itsura na may matatalas na kuko at kakagatin ka. Ang pangontra umano sa mga tiyanak ay kinakailangan makuha ang inuna nito at pagkatapos ay susunugin. Sigbin. Ayon sa mga kwento, ang anyo ng sigbin ay malaasong nakatuwad dahil mas mahaba ang kanyang mga binti at hita kumpara sa kanyang balikat at ulo. Kaya umano nitong magpalit ng ibang anyo gaya ng tupa, palaka o balang. Paborito din umano ng mga sigbin ang mga daang mayayaba na. Kaya naman, mapapansin mo dito ang matinding sama ng amoy nito. Pinaniniwala ang nagpapalipat-lipat ito ng lugar at nag-iikot at nagahanap ng taong malapit ng bawian ng buhay. At kung sakaling matuluyan ang nahanap na biktima, ay pipilitin nitong makuha ang bangkay tsaka itatakas at dadalhin niya ito sa kanyang among aswang para pagsaluhan. Pinaniniwala ang aktibo ito tuwing Semana Santa. Kumakain ito ng laman at umiinom ng dugo ng tao. At may kakayahan umano itong pabilisin ang pagkamatay ng isang naghihingalong tao sa pamamagitan ng pagkagat nito sa anino ng biktima. Tik-tik. Isa itong nilalang na lumilipad at naglilibot sa mga bayan upang maghanap ng mabibiktima para sa kanyang amo. Pinaniniwalaang isa itong malaitim na ibon na pag-aari ng isang aswang. Ayon pa sa mga kwento, pinakakawalan umano ito tuwing gabi at palipad-lipad sa mga bubungan ng mga bahay at nagsisibing tagamasid para sa kanyang amo.
kaya rin itong babaan ang lipad at magmasip mula sa mga bintana. At kapag nakahanap na ng potensyal na biktima, ay lilipad ito pabalik sa kanyang amo upang sabihin at ipaalam ang lokasyon ng kanilang biktima. Paborito umano ng among aswang ang mga babaeng nagdadalang tao at ginagamit ito ang mahabang dila para sipsipin ang fetus na nasa sinapupunan ng isang babae. Gumagawa ang ibon na to ng huni na. At ito rin ang nagsisibing babala para sa mga biktima. Kapag malakas ang huni, ibig sabihin malayo pa ito. Pero kapag mahina na ang huni, ay ibig sabihin ay malapit lang ito at handa na itong umatake. Manananggal, isa sa mga pinakakilalang uri ng aswang. Nakakatakot at nakakakilabot ang anyo na kalimitan ay isang babae. May kakayahan itong hatiin ang kanyang katawan at may malalapad na pakpak gaya ng sa mga paniki na ginagamit upang makalipad at umanap ng mabibiktima. Idagdag mo pa ang matatalas ng mga pangil at mga kuko. Paborito umano ng mga manananggal ang hanapin ang mga natutulog na buntis at ginagamit ito ang napakahabang dila na inilalabas sa mga butas o pagitan ng mga bumong upang sipsipin ang puso ng mga fetus. At ginagamit din ito ang kanilang dila upang sipsipin ang dugo ng kung sino mang mabibiktima. Minsan naman ay inaakit niya ang mga kalalakihan gamit ang kanyang kagandahan at binadala ito sa isang pribadong lugar saan pinapain niya ang damuod ng biktima. Ang panlaban sa mga manananggal ay asin, bawang o abo na kailangang maibudbud sa naiwang kalahating katawan nito upang maiwasang makabalik sa naiwang katawan nito masinaga ng liwanag na magiging sani ng kanyang kamatayan. Aswang. Sila ay kalipunan ng mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo mula tao patungo sa iba't ibang klase ng mga hayop gaya ng aso, pusa, baboy at iba pa. At maging sa pagkahalimaw nito, may dalawang pangkat umano ang uri ng mga aswang ayon sa philippine1.com. Una ay ang bangkilan. Ang mga bangkilan ay mga aswang na sinasabing nagmula sa mga angkan ng mga kadatuan. May kakayahan silang mag-anyong hayop tulad ng aso, baboy ramo at ibon. Kaya din nilang gawing aswang ang karaniwang tao sa pamamagitan ng pagsali ng itim na perlas na galing sa kanilang bibig. Ikalawa ay ang mga karaniwang aswang na may anyo gaya ng sa isang normal na tao at nakikihalubilo. Gaya din ng karamihan, ginagawa din nila ang mga aktibidad gaya ng sa mga normal na tao. Pero pagsapit ng dilim at kabilugan ng buwan, sila ay nagpapalit anyo upang kumain ng lamang loob ng tao at uminom ng dugo. Ilan sa mga halimbawa ng mga aswang ay ang asbo at awok na may kakayang maging malaking aso at baboy ramo. Samantalang ang abok naman ay naninila ng biktima sa anyong bayawak. Pinakasikat naman ang mga manananggal, tik-tik at wak-wak na punteriya ang mga babaeng buntis. Ang mandurugo naman bilang isang magandang babae pero nagiging ibong mandaragit sa gabi. Pinanginilaga naman tuwing may burol ay ang pag-atake ng balbal na kumakain ng karne ng patay na tao. Ayon pa sa mga kwento, pinapalitan niya ng katawan ng saging ang bangkay upang di malaman ng kaanak na kinain niya ang bangkay. Kinatatakutan naman
ng mga mangingisda ang Magindara na isang aswang tubig. Kamukha sila ng mga sirena, pero kumakain sila ng tao. Ginagamit nila ang kanilang kagandahan para akitin at dinlangin ang mga mangingisda. Ilan lang yan sa mga uri ng aswang na naghahatid sa atin ng matinding takot at marami pang iba. Pakicomment na lang po sa ibaba ang mga hindi ko naisama. Paano? Hanggang dito na lang mga kabaliktanaw. Huwag kalilimutang mag-subscribe para lagi kang una sa mga darating pang katatakutan episodes. Maraming salamat at mag-ingat kayo palagi. Paalam!